Iskoolmates! Ayan, so muling nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa climate justice during 29th APEC Economic Leaders Meeting na ginanap sa Bangkok, Thailand. Ayon sa Pangulo, our economy's responses are vital sa mga kasalukuyang crisis na nakakaapekto sa ating planeta at syempre sa mga susunod pang henerasyon. That is right, Tricia. Kaya naman hinimok ni Pangulong Marcos ang kanyang mga kapwa leader na magtulong-tulong sa pagbuo ng economic at social stability na naaayon sa APEC Putrajaya Vision 2040. That seeks an open, dynamic, resilient, and peaceful Asia-Pacific community. Nangako rin ng Pangulo na ipagpapatuloy ng kanyang administrasyon ng pagpuprotekta ng kalikasan at siniguro na ang mga bilateral at multilateral environmental agreements ay ipinatupad na. Actually, itong APEC ay isang forum kung saan nakakapag-incubate ng ideas at innovation ng ating mga world leaders, di ba? Mm-hmm. Ito nga ay sinasabing declaration ng mga solusyon na pwedeng gawin ng ating mga leaders sa mga problemang kinakaharap ng iba't ibang bansa. Parang it's more of a forum for best proven practices din ng bawat isang bansa. And siguro it's also a way for them to reconvene. Paano nga ba yung kanya-kanyang problema nagiging common sa buong Asia-Pacific region. Siguro, Gina and Gav, ang maganda dun sa nakita natin, I think it was already published sa APEC site, no? Kung ano nga ba yung parang main thrusts ng 2040 vision na ito. And if I were to say something, it was very centered on trade and investment. Maraming beses iniulit doon sa loob ng site, yung market-driven. That's right. Mm-hmm. Kasi para lang din sa kaalaman ng schoolmates, no, post-pandemic, yung isang business model na ipinakita doon sa APEC summit na to, or sa Bangkok, Thailand, was on post-pandemic business strategy. Which is yung biocircular green economy daw. So, big term siya, pero basically what they want to do daw is to enhance and flourish business post-pandemic, pero more on environmental awareness. Yeah. More on making it a circular economy na waste reduction, pero highly growing pa rin for different businesses. So, nakikita mo dito na for them, importante pa rin how it's growing the different business in different countries. Pero hindi sana maging sidetrack lang, no? Tama. Na maging parang CSR levels yung environmental impact dapat ng mga leaders, no? Or yung mga business ideas na pinapresent nila. Pero ano lang yon? Sa akin lang, guys, parang napansin ko lang dun sa site nila. I'm not sure how our schoolmates might react sa mga mga experts na nakabasa. Gina, I think kanina may mga discussions tayo on this one. Yes. Actually, siguro kasi may mga existing naman na yung katulad na nabanggit mo na kanina, na corporate social responsibility sa mga big companies, sa mga other stakeholders regarding dun sa pagpapakita nila ng concern sa ating environment. Though the main issue here is paano natin mas mahihikayat yung iba to level up the corporate social or the type of CSR that they're doing for our country. Plus also, very relevant siya, no? Kasi, di ba, APEC niya. So, nabanggit nyo kanina na parang paano nagkakapare-pareho yung isang problema sa isang sa multiple countries, 'di ba? Mm-hmm. Sa iba't ibang uri ng countries. Siguro main factor ay yung syempre yung geography plus yung pagkakalapit-lapit nung places sa isa't isa. Mm-hmm. And also, syempre yung nationwide na parang ng tao, like pag na-neglect sa environment, which causes a lot of implications, hindi lamang sa health natin, di ba, nung pandemic, right, di ba? Right. And also, maging sa tinitira nating place or sa ecosystem where we live in. So, yun nga, schoolmates, no, lahat ng pinagdadaanan natin ngayon sa usapin ng ekonomiya, inflation, food shortage, supply chain, lahat yan itatackle dito sa APEC. At isa sa mga nagustuhan ko doon, no, nagustuhan ko doon na resulta ng mga bilateral meetings ay yung pagpupulong ni President Marcos at ng Saudi Arabia kung saan mababayaran na po schoolmates yung mga yung mga utang na hindi pa na ibibigay sa ating mga claimants sa OFW, yung mga employers nila na na-bankrupt dahil sa pandemic. So, isa yan sa resulta ng mga meetings dito sa APEC. At yun nga, yung isang bagay na hindi natin may iwasan na banggit na ni Tricia at ni Gina
yung climate change. Yes. Hindi lang siya problema ng ating bansa, pero ng buong mundo. Imagine, 500 billion na ang nawawala sa Pilipinas this past few years dahil sa iba't ibang kalamidad. So dahil sa APEC, mapag-uusapan ng ecological justice. Correct. Trisha Gina, yung maayos na management ng ating mga forests, mm-hmm. yung just transition ng ating mga makina, ng ating mga sasakyan, at syempre yung climate action. Ito yung mga greenhouse gas emission. Zero ng mga, waste. Yes, zero waste ng mga fossil industry. So I think it's a bigger threat eh. Itong climate change kaysa sa pandemic, mm-hmm. sa ekonomiya, diba? Dahil itong ating mundo ay isa lamang. Yes. And sabi nga, as they refer it in APEC, kailangan ng ASEAN unity. Correct. And without urgent measures, schoolmates, our ability to live a sustainable life with or without the pandemic, the economy is compromised. Correct. At syempre, dun sa APEC Summit din, ang naging main tackle nila, main enabler, ika nga daw, schoolmates, para daw mangyari itong mga visions natin na to, is innovation and digitalization, mm. which is talagang yun. Kitang-kita natin, even pre or post pandemic, na talagang mas napa-agile nga, di ba? Napabilis nga daw yung digitalization ng mundo. So sana yun yung maging focus din natin. And let's not forget, kailangan sustainable and inclusive growth. Right. Kasi yes. sa trade and investments, di ba, schoolmates, kailangan win-win situations tayo. Not only for the government, not only for the private sector, pero dapat yung mga mamamayan na nasasakupan ng mga bansang ito or ng buong rehiyon ay dumalago. Tama. In an inclusive manner. At kasama dito yung human resource development sa iba't ibang lugar, iba't yes. ibang rehiyon. Kailangan pagtuunan din ito ng pansin. And syempre, i-equip natin yung mga ano natin, yung mga schoolmates, yung mga mamamayan natin na maging akma yung skills nila Tama. Sa innovation at digitalization Tama. Para makatulong din sila sa environmental awareness at pagbigay solusyon sa climate crisis natin ngayon.